Magandang araw mga kapwa Tagiganyo at sa lahat ng sumusubaybay sa Taguig City Daily Report. Ako po si Jessica Villa at narito kami upang magatid ng updates, announcements, reminders at iba pang mahalagang impormasyon para sa kaalaman ng lahat. Ngayong araw, February 26, ang ating tatalakayin ay ang mobile vaccination, walk-in vaccination for senior citizens, violations report, COVID-19 case update at vaccination update in the city of Taguig. Mobile vaccination. The city government of Taguig inoculated 800 individuals through its mobile vaccination at Colegio de Santa Ana Gymnasium in Barangay Santa Ana yesterday, February 25. Taguig City's mobile vaccination aims for safe and accessible vaccination. More people are getting vaccinated against COVID-19 and joining Taguig hashtag Road to Zero campaign. Together, let's protect ourselves, families, and the community against COVID-19. Walk-in vaccination for senior citizens. Senior citizens are allowed to walk in for their jabs at all vaccination hubs. The Taguig City Vaccination Task Force strictly adheres to the system of scheduling in the vaccination process in all our vaccination sites. We implore the rest of the population to schedule their vaccination at chase.taguig.gov.ph or your nearest Chase kiosk in your barangay. Reminder that there are strictly no walk-ins in any vaccination site except for senior citizens. Violations report. Narito ang violations report as of February 25, 2022. COVID-19 case update. Nakapagtala ang City Epidemiology Disease Surveillance Unit o CEDSU ng mga sumusunod na datos. Narito sa inyong screen ang COVID-19 case update sa lungsod ng Taguig as of February 25, 2022. Vaccination update. Para naman sa vaccination update ng lungsod as of February 25, 2022, nasa inyong mga screen ang bilang ng mga individual na nabakunahan na, nakatanggap na ng first dose at ang bilang ng mga fully vaccinated o nakatanggap na ng second dose. Hinihimok ng lokal na pamahalaan na magparehistro at magpabakuna na ang mga residente at mga nagtatrabaho sa ating lungsod. Ang lahat ng mamamayan na may edad 12 pataas at ang mga batang may edad 5 hanggang 11 taong gulang ay maaari na ring i-rehistro at magpa-schedule para sa vaccination gamit ang Chase. Antayin lamang ang anunsyo mula sa pamahalaang lungsod ng Taguig sa mga social media platforms nito tulad ng I Love Taguig Facebook page, sa Instagram at Taguig City at sa Twitter at I Love Taguig 1. Patuloy ang pamahalaang lungsod ng Taguig sa mabisang tugon nito laban sa pandemya, ngunit pinapaalalahanan ang bawat mamamayan na gawin ang kanilang parte at sumunod sa mga health at safety protocols upang maiwasan ang paglaganap ng sakit at makatulong na protektahan ang bawat mamamayan sa ating lungsod. Magsuot ng tamang face mask tuwing nasa labas, panatilihin ng 1 metrong physical distancing, maghugas at mag-disinfect ng kamay at iwasan ang mga matataong lugar. Ang Taguig Green ay laging nakahanda para sa inyong mga concern ukol sa COVID-19. Narito ang ating hotlines na patuloy na naglalayong harapin at sagutin ang inyong mga katanungan. Maaari lamang tumawag sa ating telephone number 8789-3200 at mobile phone number na 0966-419-4510. Dagdag pa nito, may mga health center hotlines rin ang bawat barangay na naka-flash sa inyong screen na pwede niyong tawagan. Pinaalalahanan ng Taguig ang mga mamamayan na bukas ang pagpaparehistro sa ating Taguig Registry for Access and Citizen Engagement o Chase. Pumunta lamang sa chase.taguig.gov.ph, mga Chase kiosks sa inyong barangay o sa pamamagitan ng house-to-house registration. At habang hinihintay ng inyong kategorya na magbukas, ang Chase app ang magsisilbing basehan para sa pagpapabakuna. Para naman sa mga ating latest information and updates patungkol sa COVID-19, maaari lamang bisitahin ang ating I Love Taguig Facebook page o di kaya naman ang ating official website na www.taguiginfo.com. Isang paalala para sa mga mamamayan na panatilihin pa rin ang pagbabayanihan sa ating lungsod habang tayo ay nasa ilalim ng General Community Quarantine Alert Level 2 at sumunod sa mga alintuntunin ng nasyonal at lokal na pamahalaan. Muli, ako po si Jessica Villa at ito ang Taguig City Daily Report. Maraming salamat po.